guys. Good morning, good afternoon, good evening, no? Balik tayo sa Philippine coin, pure Philippine coin. Hindi pumapasok sa auction kasi mga ganitong klaseng coin, no? Kung may pumasok man, siguro hindi ko panalaman, no? Baka meron, sabihin nyo sa akin, no? Para may vlog natin kung magkano talaga yung pricing niya sa auction. Yung sabi auction Pilipina, PCGS auction, yun doon ako tumututuloy, no? Pero guys, bago tayo magsimula sa video, no? Sana huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, no? Kasi konti pa lang subscriber natin. Marami siya, ganahan naman tayo mag-vlog sa mga future vlog natin na para meron tayong additional income, no? Yun naman ang objective natin. Ipokrito naman tayo, hindi natin sabi natin hindi, no? Hindi man tayo mayaman. No? Guys, ano to? 1964 to. No, guys? 1964, no? 10 centavos, Philippine coin. Pure Philippine coin. Ito ngayon ang kinontek natin kasi marami may nagtatalong nito, no? Magkano to? Pero sabi nga natin, sige, no, araw na vlog na natin to. Babalikan natin kasi nag-iba ang price niya. Nag-iba ba talaga ang price niya? Depende sa supply and demand, no? Kung may langis na nga tayo, nag-iba-iba ba sa dami ng langis, no? Ito po kayang coin, konti lang naman. Misa may time na wala nagpipenta, may time na meron. Ngayon, titingnan natin as of today, no, na magkano ang presyo niya. Pero bago tayo pumunta, no, pupunta muna tayo sa Lumista, no? Pupuntahan natin yung Lumista, no? Para malaman natin composition, gaano, anong klaseng metal ito, no? At kailang ginawa, no? Sure, Philippines, Republic siya, yung period niya, no? 1946, type, standard circulation coin, umikot. Years, 1958 to 1966. Value, 10 centavos, currency, peso. Composition, nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel, no? Weight, 2 grams lang, 2 point something something grams, no? Diameter, 17.9 mm, thickness 1.19 mm, shape round, no? Demonetized January 2, 1998, no? Dami ng ginawa, mintage, ibig sabihin, no? Tingnan natin, no? Tingnan natin. 1964, no? 100 million. Ang dami, no, guys, no? Dami yun. Isang taon na yun. Pero sa ngayon, konti na lang yun. Kasi, kung marami nang kolekta, konti lang yun, no? Maraming lumabas, maraming tinulaw, konti na lang yun, no? Yun yung reality ng bentahan. Kung maraming nagbibenta, mahirap magbenta sa mabay. Kasi nga, may competition na mas mababayin ko nila. Ngayon, kung mas mababa sa'yo, if you are, ano, no? Okay to your price, no? And your price, ano, you know, lower than them, di, maganda. Good for you, no? Sabi nga nila. Good for you, maganda sa'yo. Kasi nga, mas mababa ka eh, no? Pero mababa ka nga, yung binibenta mo naman, konti naman yung tumitingin, no? Konti naman yung naghahanap ng coin na gano'n, no? Hindi rin maganda sa marketing mo. You must search, no? Tutorial about how to sell your coin in a right site, yung coin group sa Facebook, no? Yun dapat nating ni-research, hindi porkit may coin tayo sa ating benta, naubos na yung oras natin, eh. Di ba? Yung mga panahon na dumaan, wala pa lang, ang baba na lang coin ko, bakit hindi mabili? Eh kasi nga, hindi naman siguro maraming tumitingin doon. No? Wala yung tamang site na pinupuntahan mo na gustong bumili ng mga tao. Eh, your time are wasted, no? Kaya nga sabi natin, kikiramdam tayo. Manunod tayo sa tamang tao, pati sa presyuhan, kung magkano nga ba dapat natin ibenta. No, kaya nga ako minsan hindi ko tinatanggihan ng message sa akin. Pero sa ngayon, dami ko pang stock, no? Kung maubos to, saka ako bibili, no? Magbibenta tayo sa Facebook Coin Group, no? Sa Carousel, Lazada, halos lahat kung saan pwede magbenta. Diba, kung kaya mo lahat, pasukin mo lahat. Bentahan mo siya, di ba? Bentahan mo. Wala naman sa maroon, di ba? Wala naman bayad, di. Di ba? Kung may bayad, hindi naman siguro wala naman bayad, di, no? Siguro may advertisement naman yung mga site na yun, eh. Yun yung income nila, no? Pero walang bayan yun. Pag hindi mo alam, pumunta ka sa tutorial ng ano, no? Sa Facebook tutorial. Sa YouTube tutorial pala. How to enter in that YouTube, Carousel, Lazada. Meron naman eh, di ba? Meron naman talaga. May site naman na talaga. May YouTube naman na may tutorial. Siyempre, lahat ngayon sa YouTube, yun yung YouTube na eh. No? Basta may views. Yun naman tayo. Kaya nga eh, wala na imposible ngayon para hindi mo malaman, no? Kahit nga kumuha ng aeroplano eh, kung talagang may mga materialis ka at sinisir ka na, paano gumawa, magpatakbo ng aeroplano? Meron!
lahat na yung basta may manunood. Diba? Binablog na ngayon. O, minsan, pinapakita pa yung kaluluwa, eh, no? Kaluluwa ng babae o ng lalaki. Alam nyo na yun. Ayoko namang ganit. Pinakakaluluwa nila. Yun, kinatago-tago, pinakita. Ay ilalagay sa thumbnail, no? Para lang to entice, no? The audience, no? Yung maliligot na utak ng audience. Ayun. Ano nyo guys? Marketing, no? Mabilis tayo magsalita. Kasi binabudget din natin yung time natin, no? Para hindi marami pa tayong magawa. Ganun din, paano kayo magbenta, hindi na matutulog yung masayang oras mo, time is gold, sabi na. So, yun, hindi yun kasabihan lang. Pag yung pera, yung oras mo, nagamit mo sa tama, baka kumita ka ng malaki at pwede kang bumili ng ginto. Diba? Totoo yun. Ayun guys, no? Pupunta tayo sa eBay, no? eBay to, tinignan nyo namin, no? 1964, 10 centavos, Philippine coin. Magkano? Wala siyang shipping niya lagay, eh. Pre-posted data niya lagay niya, no? Tinignan ko lang kanina yun, tapos inano ko na lang. Sinulat ko. May amin siya nagkakamali ako, mali pala yung tingin ko. Pero, konting diferensya na naman yun, eh, diba? Minsan iba pa rin yung words of wisdom, eh. Diba? Yung selling naman yun, eh. Minsan hindi naman talaga yun ang reality na yun talaga ang presyo. Opinion ng seller, yun, no? 1964 times yung tapos, 343.62 pesos na to, no? Pesos na, hindi na sa dollars, no? Tama lang siguro yun, no? Pero para sa akin, parang hindi magandang kondisyon ng coin niya, eh. Mataas yun. Ako kasi yung opinion sa 10 centavos, no? 1964 or 19, depende sa dami rin, no? 1964, 100 million. So, 50? Minsan, pwede mo nga gawin 30 to 100 to 200, yun. Naglalaro, eh. Diba? Pero ang totoo kasi wala na nga ito. Wala na itong demonetize na. Pero kung sasabihin mo naman ang seller, ang buyer, maghahanap, maraming makikita. Maraming makikita. Pero, pag ikaw magbibenta, doon ka sa mababa. No? Ngayon, kung ayaw mo naman ng mababa at gusto mo ng presyo, hintay ka lang na wala kang kalaban. Diba? Ganun guys, ganun ang marketing ngayon. Kung meron pa akong hindi nasabi na gusto nyong itanong, pumunta kayo sa, i-message nyo ako, no? Sinasagot ko yan. No? Kung may oras na. Pero halos lahat nasagot ko. Kaya huwag kayo mahiya. No? Karangalan ko yun na mag-message kayo kasi maliit na YouTuber tayo. Napapansin nyo ako. Diba? Lalo na hindi pa tayo monetize, no? Kaya sabi ko nga, tulungan nyo ako ma-monetize, no? Tulungan nyo ako na mag-subscribe, no? Para 1,000 subscriber, 4,000 watch hour, monetize. Tapos, tuloy-tuloy pa kayong manunood. Kumita, may sobra. O, di tutulong. Magsapat lang. Okay. Masensya na guys, namamatay yan, no? Kaya nga, diba? Yung pera mo, di ba nilalasokan, eh. Okay na may sumobra. Huwag naman sobrang-sobrang-sobra, diba? O, saka pag tumulong ka, may reward yan. May reward naman, hindi ka man i-reward ng tao, eh. Re-reward ka ng Diyos. Kasi pag hindi ka naniniwala sa Diyos, wala na. You have no, di ba? You have no basis, no, about everything. You have no law about everything. Gusto mo lang ikaw, di ba? Ganun yun, eh. Kaya minsan, sumunod tayo, no? Kasi pera binablog natin, eh. Alam mo sa pera, di ba? Pag pera na pinag-usapan, minsan marami nagiging nawawala na sa sarili, no? Gusto na lang, kasi marami magagawang pera daw, sabi nila, eh. Totoo naman, totoo. Kaya guys, no? Baka mahaba yung target time natin, yung binabudget natin. Kung wala pa akong ano, kung meron ka itanong, gustong itanong sa akin, i-message daw ko. Sasagutin ko yan, no? Kaya, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, comment, share guys, no? Thank you.